Ang ating pong topic for this month is about brokenness. And dun sa mga nakaraan, may nagtanong, are you broken? Or are you broke? Meron po ba tayong mga pinagdadaanan ngayon that we can say we are break or we are broke or we are broken? Do we have? Okay, praise God po. At halin ba dito papunta? Pasensya na po sa sobrang tagal ko pong natulog sa kangkungan. God has broke me so much. Okay, so brokenness. Ang tanong ko kanina, nakakaranas ka ba nito? Do you feel you are broke? Or broken ka ba? Kasi it's a matter of wordings po. Kung Kristiyano ka at tinanggap mo na si Jesus in your life, then you must not say, we are broken or I am broke. But you may say, we're broke because you are fixed again. Tama? You are fixed again. You are whole again. Binuo tayo ng Diyos. Tingnan niyo po yung picture ay took one photo na stock ng mga broken na vessels na yan. Imagine one of those as a representation of you individually. Siguro ako dyan yung pinakabasag na basag. Kayo, sino kayo dyan? Maybe your life seems colorful, but it's still broke. It is broken. Na? Meron dyan mga simple lang. It's still, ang use nila, all the same vessel to hold something inside. Be it a vase, a flower, water, whatever. Their purpose is the same. Regardless, anong shape yan. People don't like broken things. Lalo na yung mga mayayaman. Antimano, tapon. They tend to throw everything. Tapon. No? At yun naman ang maganda sa ugali ng mga salat sa buhay. Lagi nilang nakikita, pwede pa to. Tayo, di ba, namumulo tayo ng mga upuan sa labas? Kuya Alan! Hello, kuya! Yan, mga aparador, mga kahoy-kahoy. No? Dito natin makikita, yun namang yung character na maganda ng mga salat sa buhay. They always see things na useful para sa kanila. And, let us see, paano tayo i-break ng Lord? I'm so broke. Madalas yung anak ko si Pao dati, I'm broke. Wow, why you're saying that? You can't say that. May Jesus ka sa buhay, you're not broke. You were fixed, you were broken. Pag wala kang Diyos sa buhay mo, totally 100%, I guarantee you and I assure you, maniwala ka sa akin. You are broken. Wasak na wasak ka. And there's only one thing na pwedeng bumuo sa'yo, kundi yung lumikha sa'yo. Amen. The only creator ang siyang kayang magbuo sa'yo. Amen. Sabi ko, Pao, don't say that. Don't say, I am broke. Say, okay, it's fine. Minsan, ginagamit natin yan, walang pera. I'm broke. Can I just suggest, this is better than saying I'm broke. I am temporarily broke. Temporary lang. Temporary. Bakit ko po nasabi yon? Na dapat hindi natin sinasabi that we are broke or we are broken because we were broken. That is already past perfect tense. And ang sabi po sa text, and he died for all, that those who live should no longer live for themselves, but for him who died for them and was raised again. 16. So from now on, we regard no one from a worldly point of view. Though we once regarded Christ in this way, we do so no longer. At ito po ang sagot sa tanong ko kanina. Therefore, if anyone is in Christ,
The new creation has come, the old has gone, the new is here. So, yung dating durog, or yung dating putik, ginawa ng potter at ginawa niyang vase. Hindi na siya putik, siya vase na. Siya vessel na. Kung nabasag yung kanina, dali natin yan sa expert. Sinong gumawa nun? Pottery. Ibigay natin ulit sa expert. Siya lang ang bubuo nun. Therefore, you are no longer the same person as before because God has recreated you. At sabi pa po sa 18, God has a purpose. Bakit kanya binuo? Okay? Ito po makikita natin. 18, all this is from God who reconciled us to himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation. So what is the ministry we have? It's a ministry of reconciliation. That God was reconciling the world to himself in Christ, not counting people's sins against them. And he has committed to us the message of reconciliation. Napakaganda, di po ba? He committed to us the message of reconciliation. I will go further to that later on. We are therefore Christ's ambassador as though God were making his appeal through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. God made him who had no sin to be sin for us so that in him we might become the righteousness of God. So hindi ka lang binuo ng Diyos. Hindi niya lang inaayos ang mga problema mo. Hindi kanya lang binumold into something better person para sa sarili mo lang. But God gave us the ministry of reconciliation. Alam niyo na po ang title natin. Pulang-pula yata, oh. Reconciled. Okay, we are reconciled. Ano pa po ang ibig sabihin ng reconciled? Other synonyms of reconciled is restored. Restored from something na restored yung original mo na pagkagawa. Kung yung base kanina, nabasag siya, pag dinala mo siya sa pottery, kung paanong itsura niya, ganun pa rin kanina. So, restored. Pag reconciled, napakahirap itong word na reconciled. Lagi nating maririnig to kapag mayroong ano, away. Kasi po, pag daw tayo ay makasalanan, tayo ay kaaway ng Diyos. Tama? Amen. Ang sabi po doon, kapag kaibigan mo ang mundo, kaaway mo ang Diyos. Sabi po ng Bible yan. So, ang Diyos ang siyang gumawa ng paraan para tayo magkabati, magkaroon ng pagbabati sa Kanya. Kasi ang Diyos at ikaw ay isa. Bakit? You are created in His own image. So, isa lang kayo ng Diyos. Bakit nagkahiwalay? Because of sin. At ito naman, napakabuti ng Diyos. Gumawa ng paraan para magkaroon ng reconciliation. No? So, if you are reconciled, nabuo ka ulit, bakit ang tanong ngayon, bakit may mga Kristiyanong nagsasabing broken? Or kahit hindi nila sabihin, makikita natin sa buhay nila. Makikita natin. Maging sa pagsasalita nila, malalaman na natin na parang hindi naman siya na-fixed. Parang hindi naman siya na-reconciled. Parang hindi naman talaga siya tumanggap ng kaligtasan. Brokenness, it is a state. Noun po siya. Kaya wag po sasabihin na, I am brokenness. It's not. Well, grammatically, it's wrong. Kasi state po siya. No? Parang sinasabi na, eto lang yung status mo ngayon. Parang, single ako ngayon. Bukas married na ako. Ganyan. So ngayon, yung state mo, ay, kasi ang state is a process. So may proseso ang pinagdadaanan. Bakit ka ba kasi ibe-break? Ibe-break ka ba kung okay ka na? Kung solved na? Kung solved na yung lumikha sa'yo? No? Kung solved na siya sa kinalalagyan mo ngayon, kung anong status mo ngayon, ibe-break ka pa ba? Meron bang matinong tao?
Tao na lang ha, hindi na Diyos. Meron bang matinong tao, kukunin niya yung kanyang siguro, let's say, 100,000 na base dyan na may mga kuti-kutita. Kunyari lang, wala po tayong ganun, no? Kasi mga medyo sa Diyos, mayaman tayo. Kukunin mo ba yun at babasagin mong basta-basta lang? Kasi gusto mong i-reform into something different? Hindi, kasi una, yung halaga nun ay grabe na. Parang matatakot ka nang i-break ang bagay na yan. Okay. So, it is a state. At proseso po ang brokenness. Sinabi yung proseso, mahirap, matagal. Ang artist, sabi nga nung mga, yung pastor namin dati, kaming mga artist, ayan, pag-usapang art, hindi minamadali ang art. Art cannot be rushed. Tama? Kasi, ang Diyos natin is great artist. Gusto niya yung perfection. Amen. So, yung nangyayari sa atin, ang tagal mo naman ako, Lord, yan, no? It's noon. Ang tagal naman, Lord, ng promotion. Ang tagal naman, Lord, ng pangarap ko, hindi pa dumadating. Because God is an artist. Gusto niya perfect. Perfect ingredients, no? Perfect yung tamang kulay, tamang sukat, lahat. No? Yung lightning, lahat na yan. Perfect lahat. So, sa process, naisip ko to, pumasok sa isip ko, at alam ko marami na nag-share nito. Naniniwala ko itong vase na to, ay, it cost na mas mahal kesa dun sa original na itsura niya. At alam nyo bang yung vase na yan ay galing dyan sa mga pirapirasang basag na vase na yan. Ayan. So, from something buo, na basag, at yan nga po, pinulot, at binuo siya. Imagine mo, itong bagong creation na to, eh mas mahal pa kaysa dun sa hindi siya nabasag. Alam niyo po yung process na yan, tawag po dyan ay kintsugi sa Japan. Kintsugi. Chugi. Kintsugi. Ang ibig sabihin daw po nitong kintsugi ay a Japanese art of fixing broken vessels using gold, silver, and metal. Kaya pala naging mas mahal kasi gold. O siguro, let's say, silver or anumang ginamit dyan. At saka meron pa silang ginagamit na klase ng halaman na talagang maganda yung pagdidikit niya. So, yan daw po yung process na ginagamit, na sikat sa Japan. Okay? Nagpunta kami sa Japan, nung nakaraang last 2 year vacation namin, nagpunta kami sa Japan, nakita namin ang mga Japanese, ang kanilang ano, napaka-minimalistic nila. Yung bahay ng pinsan ko, is napaka, ang ganda, pero pagpasok mo, TV lang ng, ano, na flat screen, tapos, meron siyang isang sofa bed para sa mga bisita. Tapos punta ka sa kusina, isang malaking lamesa, at saka puro lang mga ganyan, mga pinggan, mga baso. Wala ka pong maraming makikitang mga pang-display at kung ano. Napaka-simpleng tao nila. Kaya pala, sila yung naka-invento nitong bagay na kintsugi, kasi ayaw nila yung may nasasayang. Eto. At ang metaphor daw po, ibig sabihin yan, ay embracing flaws and imperfection. So that is, yun ang pinaka-ibig sabihin ng kintsugi, embracing flaws and imperfection. Okay? Okay. Yun po yun. Kung sa ating spiritual na paniniwala, ang metaphor nitong embracing flaws and imperfection is reconciliation. Ni-reconcile nga tayo ng Lord. Hindi niya nakita yung kasalanan mo. Hindi niya nakita kung anong natapos mo. Kundi nakita niya, ikaw ay nilikha niya. And He wanted you to be restored. To be reconciled sa Diyos. Ito pa daw po ang Japanese philosophical idea na pinagmulan ng kintsugi. Ang word na wabi-sabi, ibig sabihin, seeing beauty in flawed or imperfection.
Kasi tayo pag naglakad ang babae, kaganda-ganda, nakita mo may isang peklat dyan, peklat ko po yun, dito. Bakit? Parang nadismaya na si boy kasi may, ay, hindi makinis. Okay. Tapos ngumiti, ay, may sungki, mga ganyan, no? Pero ito, ang philosophical idea nila, ang napakaganda ng karakter ng mga Japanese. Bakit kaya Japanese pa, no? Dapat mga Pilipino din. Laging nakikita yung kagandahan sa mga bagay na imperfect. Kaya pag may kaibigan ka, don't focus on the imperfect things. Or if you focus on that, love that as well. Tanggapin. At ang butay na yun naman, which express regret when something is waited. So, di ba? Nangihinayang sila na mayroong matapon. Kahit sa pagkain nila, napaka-kukunti at napaka-artistic pa rin talaga. Parang hindi talaga masaya si Bernard sa biyahe namin sa Japan. Kasi kunti talagang mag-serve. Pero napakasasarap talaga. Okay? Tapos, mushin, the acceptance of change. So, from this shape to something. At ang maganda doon, itong mga pottery doon sa Japan, hindi lang nila ginagamit pang display kasi may gold na siya. Ginagamit po nila sa lamesa. Tapos, deformed talaga. Para lang mapuo siya, gagamit sila ng ibang basag na baso or pinggan, iduduktong nila doon. Ginagamit po talaga nila. So, they don't care kung hindi flawless yung kanilang mga muebles, na ay, ang tawag doon, mga pinggan, kung tabi-tabingi siya, they don't care. At tungtuwa pa yung mga, no, like sa mga fancy restaurant doon, pag yung mga yun ang ginagamit nila na pinggan. No? Sa spiritual life, let us apply. Minsan nga dapat, etong Japanese na to ang matututo sa Bible, di ba, sa atin. Pero parang tayong natututo sa kanila. Anyway, I will apply it in spiritual. Ang wabi-sabi sa spiritual, kapag nakikita mo yung flawed, no? Embracing, seeing beauty in flawed or imperfect, that is called love. Amen. Amen? Kasi sabi, love covers or doesn't keep a record of wrong. And it covers a multitude of sin. Yun daw po ang pagmamahal, ang tunay na pagmamahal. At wala ditong magtataas ng kamay na sila ay may ganyang klaseng pagmamahal. Only God. Ito yung pagmamahal ng Diyos. Kahit hindi ka perfect, kahit makasalanan ka, kahit patuloy ka pang nagkakasala at nagkakamali, that is God. Ang nakikita niya sa iyo, yung kagandahan mo. And then, Motay Nai, yung ayaw mo na may mawala, that something will be wasted. Ayaw ng Lord na may mawala kahit isa sa atin. Nang hihinayang siya. Kaya kung makikita niyo po yung mga kapatid natin, kahit na napakatagal nang hindi dumadalo, napakatsatsaga pa rin nilang mag-follow up. Ate, kahit sin zone na lang sila. No? Kahit sin zone na lang. Kahit na isang linggong, hi ate, wala talagang pumapansin. Sin zone. Kasi yun yung character ng Diyos. It's compassion. Kasi alam mo saan mapupunta. Sayang, wasting. Sayang ang buhay. Bakit natin sasayangin? So ito ang Diyos. Nakikita niya ang buhay mo ngayon. Ayaw niya yung masayang sa mga bagay na walang kabuluhan. Kaya ito, nilapit sa iyo si ate, nilapit sa iyo si kuya, nilapit si pastor, para ipakita sa iyo ang kahalagahan ng buhay. At bigyan ka ng tunay na hope, tunay na pag-asa, tunay na peace sa pamamagitan ng pagtanggap sa ating Panginoong Jesucristo. Yung dalawang una, character ng Diyos yun. Ayaw at gusto mo, hindi mawawala sa Diyos. Etong pangatlo, mushin, acceptance of change, eto yung tao. Eto tayo. We cannot accept change unless we have humility sa bawat buhay natin. Napakasakit na mga pagbabago sa buhay. Minsan, parang mababaliw-baliw ka, bakit naman Lord? Bakit naman Lord? Ba't ngayon pa Lord? Na-tiyempo pa Lord? Bakit naman ganun? Ang daming bakit. But if we humble before God at i-accept natin lahat ng pagbabago sa buhay natin,
I believe something better and great thing ang nais na gawin ng Diyos sa ating buhay. Okay? Apply natin ngayon yung text kanina. Eto ka eh. Eto tayo. Mula sa putik, ginawa tayong pottery. Ngayon, akala natin okay na tayo. Pero nabasag. Nangyayari po? Nangyayari po ba? We cannot boast na Kristiyano tayo that we have Christ at hindi na tayo nagkakasala, nang hindi na tayo nagkakamali. Then, wala kang humility pag ganun. No one is perfect before God, but He is requesting and asking you, inviting you to become perfect. And at the same time, sa pag-invite ng Lord, He is there with you all the way. Hindi ka niya iiwanan. So, let us apply. Kunwari, ikaw yan. Let us put ourselves in that. Ikaw yan. Ugly na kayo? You are a new creation? Wala na yung dati. Wala na yung dating Kuya Lem. Kasi bagong Kuya Lem na. Kasi tinanggap niya na ang Diyos. Uy, paano yun? Nakikita ko nga eh. Magulo nga yun si Kuya Lem sa labas. Ang kangkarot niya nga eh. Diba? Hindi niya alam ang kangkarot, maharot. Ganyan. You know? Dalawgaw. Yan. Tapos, upa, attend ng church yun. Wala nga ang absent eh. Pero tingnan mo mamaya, ang daldal niyan. Lahat ng ano, buong buhay niya, kinuwento niya na lahat. So, paano mangyayari ngayon yan? Kung totoong new creation ka. Sabi dito, that God was reconciling the world to Himself in Christ, not counting people's sins against them. So, dito, hindi pinag-uusapan kung anong sinasabi ng katabi mo, hindi pinag-uusapan kung anong sinabi ng mga tao dun sa labas, kung ano ka ngayon. Ang mahalaga, yung ginawa ng Diyos sa buhay mo, at ang sinabi niya, you are a new creation. Ang sabi dito, He's not counting people's sin against them. Yung tao, nakikita niya yung flaws mo, nakikita niya yung mga peklat mo, yung mga past life mo, yung ginawa mong mga masasama dati. Kung dati kang palaaway, kung dati kang butangero, kung dati kang magnanakaw, addict, no? Name it, ano man ang mga nakaraan natin, they are scar. Nakikita sila kahit anong gawin natin. Makikita at makikita ng kapitbahay mo, mismo ng kasama mo dito sa simbahan. Pero, huwag mong intindihin yung nakikita ng kapitbahay mo o ng kasama mo. Kasi ang sabi ng Diyos, He is not counting people's sin against them. So through the eyes of God, you are flawless. Hindi niya nakikita yung mga marks na yan. Hindi niya nakikita yung mga pagkukulang natin. Ang nakikita niya, yung binuo niya. Okay? So, eto namang advice sa bawat isa sa atin. From now on, we regard no one from the world's point of view. Kung hindi, point of view ng Diyos ang gagamitin natin. So, huwag nating hatulan ang kapwa natin. Ganon siya eh. Ganito siya eh. Ganito yung ginawa niya. Tapos, ayaw niya tanggapin yung kanyang ano, pagtutuwid. May anak ka. Eh, ganito ginawa mo. Ayaw mo, kulaan mo sermon ng kita. No. Ang point of view ng Lord dito, ang gusto niyang i-apply natin na makita, no? Kasi na-advise dito eh ni Paul, sabi niya, wag na yung point of view natin, wag nating i-regard ang tao sa sarili nating pananaw, sa sarili nating pagkakaunawa. Kung hindi, kung papaanong tinitingnan ng Diyos ang bawat isa sa atin. Bakit? And He died for all. Bakit ka nabuo? Yung mga scar, imbes na makita mo yung scar na yon, yung mga peklat na yon ng yung past, instead of seeing and focusing on that, that scar shows yung great love ng Lord sa atin. Yun yung pinag-connect niya eh. At alam mo kung ano pinag-connect niya doon sa mga scar mo, yung mga flaws natin, it is His life.
His own life. He died for us. Tapos parang wala lang. Kung tingnan natin ang isang kapatid na parang wala siyang halaga. Yes, magkakalamat. Lalo na kung hindi natin alam gamitin yung vessel. Sabi nga nila, may lamat na eh. Hindi na yan pwedeng gamitin ulit. Sa Diyos, pwedeng gamitin. It so happened, you should know the instruction. Natural, itong pattern na to, yung pattern na to, oh, parang doktor, may sakit ka ba? O, ganito, ganyan, inumin mo to. Huwag mo ka munang iinom nito. Huwag kang ganito. O, kung may pinagawa kang ano, huwag niyo po muna siyang lalagyan ng tubig hanggat dito yung tuyo, yung glue or whatever na ginamit dyan. No? May instruction kasi. Kaya ngayon nasisira siya agad. Kasi yung sarili nating gusto, ang siyang ginagawa natin, ang siyang nilalagay natin, same. Hindi natin pwedeng lagyan yung dati nating nilalagay dyan. May lamat na nga eh. Pupunuin mo pa ba ng mga yung mga dati mong ginagawa, nanginginom ka pa din, nagsusugal ka pa din, nambababay ka pa din, nagchichismis ka pa din, no? Namaaway ka pa din, hindi ka masaya pag wala kang kaaway. Magbo-break po ulit yan. But this is the promise of God. Siya yung nag-hold. Lagi siyang merong remedyo para idikit at idikit kanya ulit. Gawin kanya laging buo. Okay. There are phases of brokenness. Minsan, nawawala yung pinaka-essence ng word na brokenness. Ginagamit na lang bang excuse? Parang facade na lang siya. Okay? Parang, anong tawag doon, Kuya Alan, yung mga banner na pag ginagawa natin pagka anniversary? Ano po? Banderitas. Ay, piyesta naman yun, Kuya eh. Hindi yung banner. Banner, yan. Okay. Para nagiging banner na lang kasi meron kang ginawang kasalanan. Sabi mo, I'm passing brokenness. Come on! Parang excuse na lang yan para someone will feel pity, maawa sa'yo, kahabagan ka, hindi ma-focus dun sa pinaka-issue. There are two types of brokenness. One is what? Self-inflicted brokenness. Bakit mo dinadanas ang ganyan? Bakit? Gusto ba ng Lord na danasin mo yan? Hindi. Pero bakit mo dinadanas? Ginusto mo. Ginawa mo. Okay. Una, bakit nakakaranas tayo? Consequence yan ng kasalanan. Whether you like it or not, it is a consequence of sin. Lahat ng kasalanan may consequences. Iba-ibang klaseng paraan ng Lord para tayo ay tapikin, gisingin sa mga bagay na ginagawa nating hindi mabuti. Wrong focus. Outcome BS versus process. Masyado tayong focus kung ano ang gagawin ng Diyos. Pero yung proseso, ayaw nating tanggapin. Gusto natin na maging effective tayong speaker or maging magaling na pastor, pero ayaw mong daanan yung proseso. Hindi magugas ng pinggan, ayaw mo magugas eh. Hindi magising ng maaga para umaten ng dawn watch, hindi mo kaya. This is part of the process. Pero gusto mo yung outcome agad. Kailangan, nakatoksido ako. Ayan, si Ate Irene, nakapang-office. Para ako nasa opisina ngayon, iba lang ang mukha, ano? Okay. So, mali po kasi yung focus natin. Kaya nagkakaroon ng problema ngayon. Ano pang focus natin? Kailangan in 2020, meron na akong ganitong klaseng bahay sa Pilipinas. At meron na akong ganitong kalaking halaga sa bangko. Eh, teka, anong proseso para magkameron ka nun? Palagi kang ang absent sa trabaho. O pagka nag-utos ang boss mo, delay-delay. Reklamo ka ng reklamo. Nandun ka sa katabi mo. Itong sibot, nakakahingang walang
Yung proseso kasi, no? May proseso bago mo datnan yung bagay na yun. Ano pa? Wrong solution. Wrong solution. Lagi tayo dun sa fruit. Sabihin kung ano yung kinalabasan nung naging problema. Hindi tayo nagfo-focus dun sa pinakaugat. Okay, may sakit, let's say, may persecution, okay? O kaya may kaaway ka, let's say may kaaway ka. Lahat ng kapitbahay mo, kaaway mo. Pati kasama mo sa bahay, kaaway mo din, nanay, tatay mo, lahat kaaway mo. Ngayon, ang solution mo, doon ka sa bunga, ano na naging bunga nung ginawa mo? Away, di ba? Chaos. So ngayon, ano ngayon ang gagawin mo? Dahil nakafocus ka dun sa bunga na, dun sa kinalabasan na, alis na lang muna ako. Pagbalik ko, okay na yan. Pagbalik ko, okay na yan. Palagayin mo, naayos ba yun talaga? Dig with the root. Anong tunay na problema? Ano problema? Siya kasi. No. Ako kasi. Anong problema sa akin? Bakit nagkaganito? Yung problema ang ating aayusin. No? Alam niyo po bakit lahat halos tayo dumadanas ng brokenness or they are broke, they are still broke. Kasi wala tayong pagpapakumbaba. Wala tayong acceptance. We don't want to admit na tayo'y nagkamali. Anong nangyari sa Genesis? Ang sabi kay Adan, bakit mo Adan kinain ang prutas na sinabi kong huwag mong kainin? Eh Lord, ito si Eva. Okay? Kung kanino mo ibinibigay ang sisi, yung tao na yon ang merong mas kapangyarihan sa'yo. You are under the power ng taong yon. Si Adan, under siya kay Eva. Lord, siya. Hinarap ngayon ng Lord. Ikaw, Eva, bakit mo kinain naman itong prutas na to? Ang sabi ng ni Eva, Lord, yung ahas. Yung ahas hindi niya na tinanong. Wala na siyang maituturo eh. At alam niyo bakit mula doon? Under tayo ng power ni Satan. Kasi hindi natin tinake yung responsibility nung kasalanan na ginawa. Yun ang dahilan. Bakit hanggang ngayon, broken ka, hanggang ngayon, namumroblema ka, hanggang ngayon, masakit ang puso mo, hindi ka makatulog kasi hindi mo kinuha yung pinakarot. Minsan nagtatago tayo sa ano eh? Sa fasad? O sa kortina na makulay? I have to dress well para hindi nila mahalatang ano. Lalo na yung mga kapampangan dyan. Hello, hello. No? Kahit walang pera, porma talaga. No? Para hindi mahalata na walang pera. Kapampangan po ako. No? Para hindi halata, kinocover. Yung totoong problema is wala talagang pera. Anong solusyon? Bumili ka ba ng damit na maganda para ipakita sa mga kapwa na sa mga kasamahan mo na may kaya ka? Anong solusyon doon? Anong problema doon? Yabang, pride. Yun ang pinaka, yun ang ugatin mo, hindi nakikita mo yung ano mo, gusto mo meron ka din. Ay kailangan naka-makeup ako kasi makikita ko si Ate, maganda siya, kailangan mas maganda talaga ako sa kayo. Alam mo, bakit bitter ang mga tao? Hindi nila matanggap na merong iba na na mas maganda sa kanila. Kaya maganda yung mga lalaki talaga, yung ugali ng mga lalaki. Amen. Walang pakialam talaga kung anong, kung sino gwapo, kasi pare-pareho lang sila. Amen. Pero pag babae, yung ganda ng shoulder niya, ganda ng butt niya, ganda lahat. No? Ganda ng damit niya, ganda nito, ganda nito. Ikaw naman, para hindi ka mahuli, no? Bibili ka ng signature na damit mo yun. Para matago, magmukhang mas maganda ka sa kanya kasi signature ang damit mo.
Can we just be honest to ourselves? Anong punot dulo? Bakit kainis dun sa tao na yun? Inggit. Deal with the root. May problema eh. Hindi masosolve ang isang bagay kung hindi aayusin at ididil yung pinaka-issue. Kailan tayo magkakaroon ng lakas ng loob? Lapitan si ate, te, pasensya ka na ha. Nagtampo ako sa iyo. Kung wala talagang masama sa puso mo, just say, nagtampo ako sa iyo dahil meron silang ginawang something siguro. Pero, can we be honest? Lapitan natin ang isang kapatid. Kuya, pasensya ka na. Alam ko na ang pinakapunot dulo talaga ng ano eh. Inis ko sa iyo eh. Marinig ko pa lang ang boses mo nang gagalaipin na talaga ako eh. Bakit? Kasi mas matalino ka sa akin. Tama? Kasi mas mayaman ka sa akin eh. Ang totoo, naiinggit tayo. Deal with that. Nakita mo si ate, meron siyang magandang, gwapong asawa. No? Kaya ka pala inis ngayon dun sa asawa ng nitong, kunyari, si Kuya Dennis. Kaya ka pala inis dun sa asawa ni Kuya Dennis kasi si Kuya Dennis ay kagwapo-gwapo. Wala ka kasing gwapong asawa. No? Ito yung pinaka-pinagmumulan. Number one. Number one, sabi nga. At ano pa yung pinakano? Deadliest sin. Envy. Inggit. Ikamamatay mo yan, kapatid. Unang-una, it will break you apart. Di ka makalunok. Kahit tubig. Makita mo pa lang siya. Di pa sumasayad yung tubig sa lalamunan mo. Nabibilang mo. Siya na naman. Siya na naman. Ano pa? Minsan simple lang. Kasi mas napapansin siya, mas nabibigyan siya ng attention, tapos ikaw hindi, issue na yun. Gagawa ka ngayon ng ano, eksena mo. Nakakahiya. Nakakahiya po yun. Kung gusto natin unang-una, kahit sa secular na buhay, hindi na buhay Kristiyano, kung gusto mong umangat sa buhay, ang sabi ngayon, sa panahon ngayon, kailangan maging illegal ka. Gumawa ka ng mga illegal na bagay. No, that's not true. Hahabulin ka po ng batas. Sa ayaw at gusto mo, hahabulin at hahabulin ka ng mga masasamang bagay na ginawa natin. Magpakatotoo lang tayo. Yun lang ang pinakapunot dulo nun. Makakatulog po tayo ng masaya. Makakaupo ka na dito sa kay katabi ni Ate Hannah. Diba? Yung mga pinagkukwentuhan nila ni Ate Sherman, malalaman mo na rin. Kasi, hindi ka na naiinis. Sila naman naging close eh. O di, gumawa ka ng paraan para maging close kayo. Hindi yung pagkatapos magiging issue na yon. Ay, please po, let's deal with the root. May problema. Ba? Nakakalungkot lang, maski sa family ngayon, anong pinaka-root? Greed. Deadliest sin, greed. Ano? Ano yung greed sa Tagalog, kuya? Masakim! Biruin mo! May bahay na siya doon, may bahay pa doon. Gusto niya bahay ng nanay at tatay niya, kanya pa? Eh, pito silang magkakapatid. Tapos yung mga kapatid niya, walang mga bahay. Gusto niya, kanya pa rin yun. O kaya ngayon, nagpapatayan, maski magkakapatid. Eto ba nakakatawa? No? Ang pinag-aawayan, bahay kubo lang. Patayan pa! O kaya 40 square meter na lupa, pinag-aawayan pa. Ano yung punot dulo? Greed. Greed. Bakit ka malungkot ngayon? Bakit ka may problema ngayon? Because of wrong decisions. Alam mo naman eh. Alam mo, may asawa siya eh. Bakit pa? Alam mo naman eh. Diba? Alam mo naman na may girlfriend siya. Alam natin. Alam mo naman na masama na mag-fake ng pirma. Nahuli ka ngayon. Forgery. Nawalan ka ng trabaho, nakulong ka pa, nauwi ka sa Pinas. At anong nawala?
Dignidad. Dignidad. Ano pa? Eto naman yung mga taong legalistic. Hey, yan ang madalas na broke. No? Hindi nila nakikita yung kabuuan nung paso. Nakikita nila yung tiny detail. Hindi yung wholeness ng isang tao. Nagkukwentuhan ang saya-saya, di ba? Ang saya-saya. Kwento dito, kwento dito. Eh, merong isang pumasok na nag-joke ngayon. Aba, sa tatlong oras na pagkukwento, 2.5 hours, tawa ng tawa. Eh, nakapag-mention ng konti itong ano. Yung tatlong oras, yung dalawang kalahating oras, nakalimutan niya dahil lang doon sa isang salitang sinabi niya na hindi mo nagustuhan. Pambihira naman, kapatid. Napakaliit nun, kapuldok lang dun sa isang dalawang oras at kalahati ng pagkukwentuhan yung halakhakan kayo. Tapos na-offend ka sa isang salita niya, wala, nasira. No? Hindi lang yung oras na yun nasira. Sumunod na araw, hindi mo na pinapansin. Okay? O dahil hindi siya lumapit sa'yo kasi hindi naman niya alam na na-offend mo siya, susunod na linggo, umabot ng isang linggo, hindi mo talaga kinakausap. O eto na, lumapit ka na, ay kuya, alam mo ba yan? Si Kuya Alex, napakasama ng ugali niyan. Idadaan ka niyan sa biru-biru, pero totoo naman. Ay, mga ganyang kwento eh. Kaya nakakatibag talaga ng puso eh. No? Yan o, ganyan. Huwag ganun. Huwag tayo mag-focus dun sa maliliit na detalye. Focus as a whole, yung ikabubuti ng bawat isa. Mataray naman yan si Ate Irene. Bakit ka magfo-focus dun? Nakakausap mo naman ako. Ba? Mukha lang naman siyang mataray. Mukha pa lang. Ano pa? Ang dami. Sige kayo, di ko kayo pakakainin ng baboy. Oh, wala pong swine flu yung baboy ko kasi galing Bahrain. Okay? Going back. Ano ba pinakamatindi? Bakit ka broken? Pride. Pride. Ayaw tanggapin. Yung sinabi ko kanina, siya kasi. Ikaw kasi. Sila kasi. Ayaw natin tanggapin na tayo meron din namang part. Pwede bang mayroong pwede bang magkaroon ng reconciliation na iisa lang ang gagawa? Wala. Ang ibig sabihin po ng reconciliation is yung pag-iisahin ang magkaibang bagay. Kaya di ba yung mga pag may gera, o bansa to bansa, reconciliation, magkaibang bansa, pero pinag-isa dahil sa reconciliation. So, ang Diyos at ang tao, pinag-isa, reconcile. So, dapat, ang ministry natin is reconciliation din. Hindi tayo yung magiging dahilan ng pagkaka-watak-watak or pagkakaaway. Masyado tayong focus dun sa reputasyon natin kesa dun sa character na dapat meron. Paano ka naman magkakaroon ng good reputation kung mismo ugali mo nga, hindi mo nga maayos? Diba? Eh kasi ayokong ano, pag-usapan nila, ganyan. At saka ayokong mapansin nila na ang totoo, hindi ako magaling talagang magsalita. O, diba? Anong topic mamaya? Ay, yung mga taong opinionated. Ang dami-daming sinasabi. Akala mo mukha silang matalino, pero ang totoo, nagmumukha silang mangmang. No? Ang matindi pa, kinukontra pa nila salita ng Diyos, nandiyan sa Bible na nga eh. Nasa Bible na nga eh. Hindi sabi nito, hindi, kasi ang dami eh. Dinaan pa sa mga maraming English speaking. With accent there and here. You know, brothers and sisters. Pride. You are so worried na masira ang reputation mo. Ang pangalan mo actually ruined na siya if your character is not good. So better invest sa character natin.
then your reputation will follow. Diba? Ayaw mo masabi na kangkarot, maharot. No? Ayaw mo masabi yun. O edi, mag-finish ka. Diba, kuya? Lagi ako sinasabihan ni Kuya Eddie. Ti Irene. Okay. Eto na. So, yung una, bakit nagkakaganon? Kasi sarili natin. Kasalanan natin. Tanggapin natin. Yun lang ang solusyon. Mayroon tayong part. Bakit tayo broken-hearted? Meron tayong part, bakit natin dinadanas yung klaseng buhay meron tayo ngayon? Bakit magulong isip mo, ikaw din ang siyang pili niyan? Kagagawan natin yun. Okay. At ang pangalawa, ito yung God-inflicted brokenness. Maraming example dito sa Bible na ang Lord, eto yung totoong brokenness ha, hindi yung broken-brokenan lang para lang masabing, oy, napaka-holy ko, religious ako because God is giving me this kind of trials because I'm passing through brokenness. God is molding me, you know. God wants me to become a better person, you know. So God can use me mightily in the pulpit, you know. And I can perform miracles, healing power, anointing in the name of Jesus, you know. Ito yung God-inflicted brokenness. Because sa tingin natin, akala natin, buo na tayo. Parang yung pottery, buo na siya, di ba? Pero, hindi pa siya pwede. Piniprepare pa siya kasi malambot pa, patutuyuin pa. Pagkatapos patuyuin, etong pinakamatindi, ilalagay sa oven. Pagka-init-init ng oven, di po ba? Para tumibay. Ito yung ginagawa sa atin ng Lord. Bakit tayo dumadaan ng brokenness? Bakit natin dinadaanan lahat ng mga paghihirap na yan? Lahat ng pagsubok na yan? Because God wants us to be strong. God wants us to enjoy life. Ang daming example sa Bible. Moses, ilang taon bago siya nagamit ng Diyos? Kasi stubborn. Pwede naman in 2 years time eh, di ba? Magamit na ng Lord. Bakit tumagal? Kasi ang tagal ng process, stubborn itong si Moses. Sino pa? Si Jacob. Bakit kailangan pa siyang hanapin ng kapatid niya? No? Ang dami ng proseso. Nanligaw, yung kanyang pinakamamahal, ilang taon niyang pinaglingkuran yung kanyang magiging biyenan, dinaya siya lahat-lahat. Bakit? Stubborn. Bakit tumatagal? Bakit matagal ang process? Bakit tumatagal yung mga sakit ng puso natin? Bakit tumatagal ang paghihirap natin? Umabot na sa wrinkles, hindi pa natin nararanasan yung pagpapala ng Diyos, it is because matigas ang ulo natin. I will not name names more because most of the example in the Old Testament, because of stubbornness, kaya matagal ang proseso na maranasan ang pagpapala ng Diyos, maging ang kapangyarihan ng Diyos upang gamitin tayo. The stubborn you may be, the more painful it could be. Kung hanggang kailan ka magmamatigas sa Diyos, mas matagal ang sakit sa puso. The more na ipipilit mo yung gusto mo kesa sa gusto ng Diyos, the more na mahihirapan tayo. Yung process depende sa willingness natin. Sabi ko kanina, napakaraming halimbawa sa Old Testament na ginamit ng Diyos mightily. But the process bago sila nagamit is napakahabang proseso. Kung tutusin mo, nakakaano nga eh. Diba?
But kailangan mo pang ma-strip off nitong mga kapangyarihan na to. Kung si Moses, nakita niya na agad ang purpose ng Lord, hindi na siya mawawala doon sa tungkulin niya, di po ba? Hindi siya maghihirap, hindi siya magiging pastol, mula pagiging parang second inhana yata siya sa Egypt noon eh. Hindi niya maranasan lahat, dapat yan, kung nag-submit lang siya agad. So in short lang ang sinasabi ko, if we submit, hindi na tayo magtatagal pa sa ating mga pain sa buhay. At ang pinakamagandang halimbawa, Mary Magdalene. Mary Magdalene. Kasi ang tao, pagka nasaktan siya, ang tendency, retaliate. Kapag ka na-offend siya, magtatago. Etong si Mary Magdalene, kung kilala niyo po siya, ang trabaho niya ay prostitute. Nahuli siya at babatuhin siya dapat para mamatay, di po ba? Ang sabi ng Diyos, sige, kung sinong walang kasalanan, unang dumampot at bumato sa kanya. Walang bumato. Kahihiyan yun sa plaza. Kung may lugar kayo na tinatawag na plaza, dun sa maraming tao, dun ginawa yun. Di po ba malaking kahihiyan yun? Pinatawad siya ng Lord dun. At anong ginawa niya? Nagtago siya. Teka lang, kasi yung reputasyon ko, talaman nila na pala yung trabaho ko pala, ganito, ganyan. Hindi siya nagtago. Kasi nung nabalitaan niya, ito na po yun, sa Luke 7:36 hanggang 38. Nung nabalitaan niya na si Jesus ay nandoon sa bahay ng isang Pharisee, hindi siya nagdalawang isip, pumasok siya doon. Una, napahiya na siya eh, nung dapat babatuhin siya. Tapos alam niya ang culture and tradition ng kanilang lugar. Kung papasok siya doon nang hindi siya invited, pangalawa, no? May ginawa pa siya eh. Hindi siya invited, papasok siya, kasalanan na yun. Plus, babae pa siya, hindi basta-basta. So, yung tinuro po ni Kuya Christian, no? Breaking your back. Yung tradition, binali niya. At ito ang ginawa niya, pagpasok niya, nakita niya si Jesus, binasag niya yung alabaster jar. At hinugasan niyo yung paa ng Diyos doon. Kasi naranasan niyo yung pagpapatawad. Yung iba, magtatago. Hindi ko na kaya pa ng isa pang kahihiyan sa buhay ko. Nahiya na ako ng todo doon sa Plaza Miranda. Pupunta pa ako dyan? Pag-uusapan na naman nila ako? Di ba yan yung babaeng nahulin at babatukin? No. Hindi niya yun pinansin. Dumiretso siya, ginawa niyang mararapat. Ini-spill out niya kung ano yung meron siya. Ang matindi dito, di ba? Yung reputasyon natin, pinangahawakan natin. Kung ano mang meron tayong pinangahawakan sa buhay, ayaw nating ibigay yun kahit na masaktan na tayo. Wag lang to, Lord! Wag lang! Oh, Lord! Please! Wag! Wag to! Bakit ganun tayo? Wag, Lord! Wag naman to! Kunin mo na lahat, Lord! Wag lang to! Mahal na mahal ko siya, Lord eh. We all have our own weaknesses. At ito yung pinakamatintin eh. Ito na nga lang ang meron ako, yung pangalan ko. Actually, wala kang pangalan. Dapat ang pangalan na hinahawakan natin is the name of the Lord Jesus Christ. Alone. Not Alan, not your name tag like doctor, lawyer, engineer. No. Our name tag is reconciled. Dapat yun ang panghawakan natin. Lord, wag naman to. Wag ang anak ko, Lord. At yung iba, wag naman, Lord, ang trabaho ko. Number one. Pero itong taong to, yun na lang ang natitira sa kanya. Kasi wala na siyang reputasyon, di po ba? Anong natitira sa kanya? Yung pabango ng alabaster jar. Na ang halaga nun, isang taong sweldo nung panahon na yun. Computing ko nga. Wag na po.
Isang taong sweldo niya, binasag niya sa paa ng ating Panginoon. That is called surrender. Lahat ng meron ka, ibigay mo sa Diyos para mas mapadali. Mula dun sa history na yon, sa pangyayaring yun, ang sabi ng Diyos, di ba pinapakinaman siya ng mga apostol, lalo na si Judas, sabi niya, ang mahal-mahal ng pabango, sinayang niya lang. Kung minsan, ikaw, pagka nagbibigay ka ng tithes mo dyan at nalaman nung katabi mo, ang sahod mo pala ay ganito, at ang di niya lang ipautang sa akin. Di na lang niya ibigay dun sa pamangkin niyang ganyang-ganyan. Judas ba talaga ang boses? Anyway, ito na lang yung pangahawakan niya. Ibinigay niya pa sa Diyos. Ibinigay niyang lahat-lahat. Ang sabi ng Diyos, huwag mo siyang pakikilaman. Iwanan niyo siya at gawin niya yung gusto niyang gawin sapagkat ang pangalan niya, ang ginawa niya, palaging makukwento hanggang sa katapusan ng mundo. Laging ikukwento ang kagandahang ginawa niya. At mula doon, pero papupuha tayong naging issue na minatamata si Mary Magdalene. Wala, ang kagandahan pa. Siya nga ang unang-unang nakakita kay Jesus nung nag-resurrect eh. Nung unang mabuhay na muli si Jesus Christ, si Mary Magdalene ang unang-unang nakakita sa kanya. No? At kay Mary Magdalene niya rin sinabi, sabihin mo sa kanila, sa mga apostol, huwag mo silang papupuntahin kung saan, magstay sila dito sa lugar ng ganyan. Hintayin nilang bumaba ang banal na Espiritu. Kasama rin si Mary Magdalene nung makita niya na umangat si Jesus Christ papuntang langit. Piruin niyo yun, how glorious na ikaw, dating makasalanan, dating sira-sira, binuo ka ng Diyos at ginamit ka pa niya sa kanyang ubasan. Makita mo, eto sa atin, hindi na natin makikita ang pag-angat ni Jesus Christ. Eto ang pinakamaganda. If we surrender all, lahat ng meron tayo ngayon, ang sigurado lang, makikita natin ang pagbalik ng Diyos. Amen. Eh, di ba kayo excited doon? At ang maganda pagdating niya, ang kamay mo, taas kamay, wala ka ng ibang hinahawakan, kundi siya lang. Siya lang ang hinihintay mo. So good, di ba? Ito ang pangako eh, the thief comes only to steal and kill and have life and have it to the full. Ito daw po ang purpose ng Diyos. Diyos Ama, at ibinigay ang Diyos Anak para magkaroon tayo ng buhay na masagana, no? Dito sa lupa. Eh, bakit wala pa? Tapos, ang sabi dito, until now you have not asked for anything in my name. Ask and you will receive and your joy will be complete. Hindi po ba kayo nananalangin? Hindi po ba kayo humihingi sa Diyos? Ha? Sigurado ko, walang mintis yan. Panay pahingi. Lord, I like this, I like that, and like this. Lord, I want this, that, and those. I want what's hers be mine also. Pati sa panalangin, mag-greedy. Selfish pa din eh. Eh, pero sa dami ng hiningi natin, ha, we already have asked anything and everything under the sun. Pero wala tayong tinatanggap. You know what? Maybe God wants you to pray. Anong gusto niyang ipag-pray? Lord, break me. Lord, break me. Baka ito ang hinihintay na prayer ng Lord mula sa iyo. Lord, break me. Hiningi mo na lahat eh. Wala pa rin nangyari. Then, change our prayer. What will it be? Lord, break me. Okay, lahat po yan, character ni Magdalene, only if we surrender to God, remove mo yung focus mo sa sarili mo, we will never appreciate kung anong ginagawa ng Diyos. Kung palaging ikaw, 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 ako, 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 hindi natin makikita yung kagandahang ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Surrender to God and allow Him to make you whole, to give your life meaning, purpose, and fullness of joy.
allow God to break you. And trust, ang sabi sa Romans 8:28, di po ba? Ang sabi, and we know that in everything, God's for the good. Ano man ang nangyayari ngayon sa buhay natin? Unacceptable, mahirap tanggapin. Pero nangyayari yan for a specific purpose. Bakit nangyayari sa buhay natin ang mga bagay na ayaw natin? Because God has a specific purpose. Just allow God to break us at makikita natin ang kabutihan ng Diyos. Kapag break ka, broken ka, sa oras na to, there's only one entity you should come. Wala kang ibang lalapitan. Ang mahirap kasi pagka psychological problem, saan pupunta? Doktor, sa counselor, sa psychology. Actually, binabayaran mo ang isang tao para sermonan ka lang. Tama? Yun po yung ginagawa ng counselor, di ba? At saka sa psychologist. Kung minsan binabayaran mo siya para ikaw lang naman din ang kukwento ng buhay mo sa kanya. Biro mo, kinukwentuhan mo na ang isang physician. Siya pa kumikita, no? Binabayaran mo siya para pakinggan lahat ng problema mo. Pero walang solusyon doon. Kasi mali ang entity. Mali kasi ang tunay na manggagamot na kailangan natin everything and anything and under the sun related po sa spiritual natin. Kung broke, kung sira ang ating ang spirituality, yung mismo ang puso natin ay sira, sigurado po lahat ng bagay sira. At hindi tayo magiging parte ng reconciliation kung ikaw mismo ay sira. Let us have our own reconciliation muna sa Diyos. Maging ayos muna tayo ng Diyos and then, tsaka natin ilapit lahat ng bagay sa Kanya. God is going to fix everything. Let us all stand. Yung sinabi ko kanina, baka lahat na naipag-pray na natin. Lahat na hiningi natin sa Diyos. Pero hindi pa binibigay. Kasi baka yung sisidlan, hindi pa handa. Baka pwedeng sa oras na to, let us just surrender to God. Can we ask God to break us? Nakakatakot. But kung yun ang magiging dahilan para maging maganda ang ating buhay, then be it. Anong man yung mga hawak natin ngayon, pinapahalagahan natin na hindi natin ma-let go. Maybe yan na lang ang inihintay ng Diyos para ma-set free ka sa lahat ng pain na meron tayo. Kung meron kang sama ng loob, meron kang tampo, matagal na, bitterness, maybe this is the time na ibigay natin sa Diyos. Kahit kanino man. Let us close our eyes and sing this song. Habang inaawit natin ito, let us imagine Jesus sa harapan natin. Are you willing to give this precious thing sa Kanya na pinapahalagahan natin? Imagine Jesus sa harapan natin at hawak-hawak mo yung pinakamahalagang bagay na pinanghawakan mo. Pride ba yan? Reputasyon ba yan? Yung tithes mo, hindi mo maibigay? Or yung giving, whatever? Anong tawag mo doon sa pagbibigay? Yung matagal mo nang kinikim-kim na galit dyan? Unforgiveness? Can we break that?